maganda pa. Good morning, everyone. This is Oreo. Siya yung rescue namin ng sinagasaan ng motorcycle. Pagkatapos magulungan, binalikan, papaurong, paatras. So, Oreo, sorry, we're feeding Oreo. Nahihirap siyang kumain. It takes him like hours makaubos ng pagkain niya. Paunti mo to, you can see, kasi basag yung jaw niya. 3 parts yun, dalawang side, tapos yung gitna, basag din. So, kumakalatog talaga siya. Eh, hindi siya agad ma-surgery noon dahil sobrang bagsak yung platelets niya. Bali din yung isang paa niya. Tapos yung platelets niya very low, severely anemic and dehydrated siya nung na-rescue. So, na-confine siya for 3 days. Saka ko inuwi. So, it was like a soft diet and force feeding. Ayun. So, severe na yung anemia niya at saka ehrlichiosis. Nagbi-bleed na yung ilong niya lagi noon. Natakot na ako. I thought he will not make it kasi senior na rin si Oreo. Matanda na si Oreo. Believed to be 10 years old nung na-rescue. So, it's been, andito siya sa amin for about 2 years ka na dito, di ba, Oreo? So, may skin problem din siya. It's hormonal. Kaya, laging ginagamot. So, hirap siyang kumain, see how he eats. It's not easy. Oreo, so, ilang oras siya bago makakain? Kasi it's like trying just to push o kaya may tumalisik sa loob. Tapos yung dila niya, yung pumamaharang na kasi minsan sa tagal na walang lower jaw, parang walang support. So, ayan. Ganyan lang siya ng ganyan hanggang may sweating tumalsik sa loob. Maybe, so, pag kumain siya, sa kanina pang umaga to, like before 7 o'clock, sinerve na sa kanya to. Pero, ayan, ang dami pa rin. So, ilang oras. Kahit pag inom ng tubig, as in, ang tagal-tagal niyang umiinom, pero patak-patak lang yung sweating tumalisik papasok sa loob. So, what we do, and may madalas force feed na lang natin. Or yung, kasi napapagod. Minsan, maririnig mo siya umiiyak na gutom na gutom, gusto niyang kumain. Pero, paunti-unti nga lang yung pumapasok. Ika, Oreo. Oh, nagsubo na ni mama, ha? Baby, Oreo, come. Nandito kami sa loob. Stay ka lang. Sit down. Sit down na good boy. Good boy yung baby ko. Good boy yan si Oreo. Alam niya pag magpo-force feeding na kami. Oh, ito na. Hawak na ni mama. Oh. Stay lang ha. Sit down. Mama will feed you na lang ha. Para matapos ka na. Kawawa naman. Papagod na si Oreo. And ang dumi-dumi mo na. Kawawa naman si Oreo ko. It's more than, so approximately mga 12 na siya. You can see the skin problem. Halos every 2 days pinapaliguan kasi maamoy talaga. Ganito siya. O, talagang waiting siya. And alam niya paano mag-force feed. So there, for you, look up. O, up, good boy. So, yun, naabot mo lang. And then, siya na yung pakain. Pag-try niyang igalaw yung tongue niya. Para pumasok. Good boy. Tapos na. So, finish na yung meal ni Oreo. Tapos na. So, majority force fed. So, pinudugyot na dugyot siya dahil sa pag nagpakain, makalat. Tapos may mga skin niya kasi natutuklap because of the hormonal skin problem. So, you have to clean and wash him every day. And, yun yung naiipon dun sa lipid niya. Or yung halika. So, if you see, ayun yung condition. Oh, ang bait naman ng baby ko yan.
tingin kasi sa kanila sa camera. Can you look here for you? Can you look at, look here? Oh. Sit down, good boy. Pakita mo sa kanila. Oo, sit down, baby ko. So, ito yung lower jawla na talaga. So, nag-recede na rin lalo ito. Kumurong na talaga. Nawala na. Tapos yung dila niya, ayun, minsan pumapasok sa loob and naglalak. May mga, laging may maiiwan nakasingit na food. Kaya, smelly talaga. Sorry, honey. Punas natin. Oh, my boy. Para hindi dirty, baby. Lalangawin ka na naman. Tapos, dila ka na ng dila. Malaway mo. Oh, mag-smell bad na naman si Oreo. Ha? So, after feeding, ayan. Kahit pag uminom siya, basang-basa siya talaga. Love you. Love you. Patingin ka kay mama. Good boy talaga, naka-sit down pa yan. Ang dami mo, pati buhok mo. So, I try to wash him up. So, after drying itong ano, we'll use a wet towel. Excuse me. Hello everyone. This is senior dog. This is Oreo. The senior dog has skin problems. It's hormonal actually. Oreo was a hit and run victim, ran over by a motorcycle twice. So he had a broken bone, broken leg, and a broken jaw. You will see the lower jaw was broken in three parts. And he was coping for a while, for a time. Then eventually, the gums and the teeth started caving in. So, he had a heightened eating. He also suffered from severe ehrlichiosis and anemia. But he was bleeding profusely from the nose. So, without undergoing blood transfusion, he was able to survive. And he's been with us for about 2 years. And he's okay, coping. Charlie, he's a happy dog. He has hormonal problems, so his coat issues, the skin issues never really got better. And excessive sebum and itchiness. So it has been a long time, a long process of healing for Oreo, but the skin problem never really got better. So there will be excessive oil, scabbing, and points. This is practice. There's flaking, there's dandruff, and a lot. But it's okay. Oh no, Oreo, look at this sick boy. Look at this sick boy. Yes, Oreo. Yes, Oreo. Come on. Yes, baby. Mama loves Oreo. I love Oreo. I love everyone. You see, there's scabs. There's scabbing and flaking and dandruff. So he needs to undergo regular baths or baths at the same time to remove the sebum, excessive oil. What do you want? yes. Yes, Oreo. You clean your ears and cut your nails also. See, there's a lot of flakes on. It's flaking. And there's dandruff. He also had mange, but the mange is cured. Except for the also had fungal issues, and what is left are the hormonal effects. It was checked by Dr. Nelson Donato at VIP Fort, and he said the skin problem is more of hormonal. Aside from the problem with mange,
And fungi, it's something that is really hard to cure. Hi, Oreo. Oreo pogi. Oreo pogi. Huh? You're so pogi, Oreo. So, we'll be grooming Oreo, cutting his nails, cleaning the ears, removing some of the remaining mats. There's some mats that I see, so... Clean is a good boy naman si Oreo po. A good boy yan si Oreo, no? A good baby. A baby or a lolo already. Ang boy is baet ni Oreo. Say hi to the camera. Hi!